Hello mga kapamilya! Ako po si Natalie Hart and today I'm going to react sa lahat ng mga assumption nyo about me. Kumakailan lamang ay nag-post ang mga staff ng EBS official Instagram account kung ano nga ba ang beliefs and expectations nyo tungkol sa akin. Kaya naman narito ang mga ilang mga interesting na assumptions nyo. Totoo ba ang mga ito o tayong chismis lamang? Simula na po natin. Maraming enhancement na ginawa sa katawan. Sinabi ko naman yan dati before with my chest, no? Pero I'm going to remove it kasi dahil medyo hindi ko na siya na-enjoy ngayon. And nag-breastfeed kasi ako. So, wala na. But in terms of enhancement, in terms of my body, I had tattoo. Lip tattoo, I had eyebrows tattoo, and I love doing laser and everything. And my normal routine every month is I do waxing all over my body, even my face. So I'm hairless all over. So para ginawa niyo ako, I'm very makinis. Pero yun lang. Mahilig mag-workout? If yes, anong favorite workout mo, sis? Hindi ako masyadong magaling mahilig mag-workout, pero I try to do at least twice a week. Kasi, just to be toned. Workout, yes, I do Pilates, I do yoga. And, but I really watch what I eat. I eat everything during the day. Pero pagdating sa gabi, doon na ako medyo, I watch what I eat. And I don't really eat a lot of rice. So sa akin, parang, one cup of rice lang ako, happy na ako doon. Pero, mas maulam ako kaysa sa kanin. So make sure na mas maraming ulam and huwag ka masyadong kumain ng dessert. Kung magde-dessert ka, magpuprutas ka na lang. So ganun ako. But I'm not very crazy nung tipo na they counter calories. Kalokohan yun kasi sayang binigay ni Lord na masarap na pagkain. You should try it! Diba? Mahilig mag-travel, yes. Lagi ako on the go. And I, as much as possible, I try to bring my daughter. My daughter has been in, wait lang, Australia, India, Thailand, Philippines. So, 4 countries na yung ikot ng anak ko. 1-year-old pa lang anak ko. And nakapunta na siya sa La Union, Bohol, Cebu, Manila, all over, Tagaytay. Lagi kong hinihilaan ako ngayon. So, anywhere I go, I travel talaga. So, for this month of, for January, nakapunta na kami ng La Union, Cebu, at Bohol ng anak ko. So, kung saan-saan na kami umikot. Yes, I love traveling. Super mom siya sa kanyang baby. I don't know, kasi syempre, you don't really admit if you're a super mom to your child, no? Pero sa akin, I think that I am a super mom kasi as much as possible, I'm very hands-on with my child. And I need to know everything that, ano, kung ano nangyayari. And, I don't really care. Like, ako, mas gusto ko kasama yung anak ko pag umaalis ako. Kasi, mas enjoy ko yung life. And if, I think it's a luxury as well in some ways. Not luxury na mayaman na social ka. Luxury in a way na parang, I'm lucky in a way na pwede kong dalhin yung anak ko. Sa ibang trabaho kasi, hindi mo pwedeng dalhin yung anak mo. And sa akin, nadadala ko yung anak ko. So, kung pwede, I really bring my child while I'm working. Cannot go out of the house without makeup. Oh my God! I go to the palengke every week. I don't care. And then the worst outfit, kung ano yung pinakaluma kong damit sa bahay, mas gusto ko pa yon. And hindi mo ako makikita nag-aayos talaga. So my hair, doon lang ako nagsusuklay pag pupunta ko sa work. Pero pag nasa bahay ako, basa pa lang yung hair ko, tatali ko na yan. I don't care at all. Tapos pag dun ko na na-realize na pag-aalis ako or if I go somewhere na I have to brush my hair, it takes me at least 15 to 20 minutes to brush it kasi sobrang kapal ang buhok ko. Hindi ko na masuklay dahil sa habit ko na tali before. Nagtatali agad ako, hindi ko na sinusuklay yan. So, my God. I don't even put makeup too. Wala kong pakialam. Hirap mong Tagalog ng diretso. Hello, I'm speaking Tagalog the whole time. Talagang, hindi pwede yan. Pero mahirap ako, nahihirapan ako mag-Bisaya.
Kasi when I went to Cebu, naiintindihan ko lahat ng sinasabi nila pero nahirapan akong sabihin, magsalita ng Bisaya. Mahilig magsuot ng revealing na damit. I don't know kung revealing ba ito masyado. Sorry po. But ano, I mean, it's not about revealing, no? I mean, I feel like if you have to at least ano, balance out. Like, for example, let's say, kung magsuot ka na medyo ng sleeveless sa taas, make sure na nakapantalon ka, nakapants ka. Pero kunyari, for example, ngayon na medyo may paka-cleavage effect ako, naka-long sleeve naman ako. So, alam mo yun, you have to sort of just, you can try things. It doesn't mean na may kita, bastos na. It's how you present yourself, how you move, how you talk, and depende rin yan sa lugar. So, kailangan mo talaga ilagay sa lugar kung saan ka pupunta at dapat ayusin mo din yung pananamit. But in terms of the question, kung hindi ka kung suot ang revealing ng damit, no. Kasi I have a kid na. So, when you're on the go, kailangan walang nakikita, dali mo yung anak mo kasi it's not about you, it's about the kid na may inaalaga kang bata. So, kailangan talaga equipped. Naka-t-shirt, naka-long sleeve, or naka-jacket ka. Para, kahit bumaksak yung bra mo sa loob, dead my bells. And that's it. Naging intense ang mga assumption nyo tungkol sa akin. Sana po nag-enjoy kayo sa kaunting oras na kasama ko kayo. Salamat mga pamilya. Thank you.